SMNI, truth that matters. Balik tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds with a Saturday morning. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino, ating paksa, anti-human trafficking law. Kuya Mark, sino ang pwede magdemanda ng isang anti-human trafficking case? Ang human trafficking case, MJ, this is a public crime. Hindi naman kaya ito ng adultery, concubinage na private crimes. We say private crimes, only the offended party can file a case. But in human trafficking, this is a public crime. So anybody can file a case provided na may personal knowledge siya of any of the elements of the crime of human trafficking. So ibig sabihin, may personal knowledge siya. For example, isa siya sa biktima. Sinamahan niya yung anak niya na magtrabaho bilang isang domestic helper. Tapos, ginawang prostitute sa ibang bansa. That is already, may personal knowledge ka. So, you can file a case of human trafficking. It means, in order for you to file a case of human trafficking, you must have personal knowledge of any of the offense or crime of human trafficking. Alright. Saan dapat i-file, kay Mark, ang kasong ganyan? I-file mo yan sa, of course, i-file mo yan sa any of the place. Okay, number one, any of the place where any of the elements of human trafficking is committed. Kung saan nangyari ang krimen, doon i-file. Or kung saan actually nakatira si biktima. Okay? But sabi ng batas, kailangan the court where the first criminal case is filed acquire exclusive jurisdiction. Ang ibig sabihin doon, MJ, pwede i-file sa kung saan nangyari ang krimen, saan nangyari ang recruitment, or saan actually nakatira si biktima. Pero kung na-file na ang kaso sa isang court, sa any of the two, siya, yung court na yan already acquires exclusive jurisdiction. So hindi na pwede i-file sa ibang court. Alright, may prescriptive period ba yan kay Mark? Ang human trafficking as a normal situation, yung normal human trafficking, yung mga yung tinatawag na promotion, human trafficking, regular human trafficking, 10 years ang prescriptive period. Pero pag ang gumagawa ng krimen is yung mga sindikato or yung large-scale human trafficking, 20 years ang prescriptive period. 20 years? 20 years. So anybody, for example, kahit nangyari ang krimen in 2010, that was, for example, ngayon is 2023, so 13 years ago, so you can still file. Kasi sabi ng batas, 20 years. 20 years from the commission of the offense. So, 20 years basta large scale or tinatawag na ginagawa ng mga sindikato. Nako, mga kababayan, kung kayo po ay nabiktima ng human trafficking, kahit ilang taon na nakalipas at hindi lalampas ng 20 years, maaari niyo pong habulin. Basta qualified human trafficking. Eh, yung mga nabiktima kay Mark ng illegal recruitment, papuntang abroad. Yan, pasok yan. Pasok yan. So, pero pag regular human trafficking lang, hindi naman qualified, 10 years ang prescriptive period. May habol kayo sa batas. Yes, may habol. So kailangan talaga may protection ito kasi ang tao kasi hindi for sale. Ang purpose ng human trafficking, tayo mga Pilipino, hindi tayo for sale. Yung atay natin, yung kidney natin, hindi for sale. Lalo na yung puso natin, hindi for sale. Aray. Yun o. Ganun ba? Ganun yan. Pero bakang maraming pusong for sale eh. Uh-huh. Marami sa balita eh. Iba yung tinatawag. Yung puso kasi, hindi mo mabenta yung pagmamahal, yung pag-ibig. Hindi mo benta yan. Maybe mabenta yung oras mo, samahan mo yung lalaki na yan, samahan mo yung babae na yan. But yung pag-ibig, yung pagmamahal, including yung saya na maibigay niya sa'yo or maibigay mo sa kanya, hindi for sale yan. Pero yung literal na puso, yung organ. May organ, mga heart transplant, di ba? Mga ganon. So that is already human trafficking. Hindi po pwede na tanggalin yung atay, yung puso, or ano ba, intestine, kidney sa isang tao para ibenta or through force, through deception, kinuha yung mga atay, that is already human trafficking. Pero kung may consent, approve lang. Basta donation. Donation. Kung ibenta, bawal ang bentahan. Kailangan through donation lang. Alright. Ano ang mga serbisyo, Kuya Mark, na dapat ibigay ng ating gobyerno sa mga nabiktima po ng human trafficking? Ang nabiktima, number one, of course, yung tinatawag na emergency shelter. Bibigyan ng temporary bahay, counseling, kasi nga nabiktima sila ng human trafficking sa baka through naging sexually abused sila, so may tinatawag na counseling, free legal services,
at saka yung tinatawag na medical and psychological services. Mm-hmm. Review tayo kayo, Mark, ha? Anti-human trafficking. Ano nga yung ano, mga pinagbabawal sa batas na iyan? Ang human trafficking, very basic in MJ, bawal ang recruitment. Mm. Basta, but recruitment per se is legal. Mm. Lalo na pag may permit ka. But bawal ang recruitment if the purpose of the recruitment is exploitation, including sexual exploitation. If the purpose of the recruitment is prostitution, like yung mga bugaw, nag-recruit ng mga babae para maging prostitutes. If the purpose of the recruitment, forced labor, is slavery, or the purpose of the recruitment para ibenta yung internal organ mo or itanggalin ang internal organ mo, that is already human trafficking. All right, thank you, Kuya Mark. Kuya Mark, pasok lang tayo ng ibang mga ano, ng ibang mga tanong dahil may mga komento pong ating mga kababayan, pero labas po ito sa ating paksa ngayong araw. Yes, ano? Pagbigyan po natin si David Villanueva, tanong ko lang po, kailangan po bang mag-file sa court para lang madala ng tao ang apelyido niya sa ama? Kasi parang sobrang hirap ng ganitong request dahil patay na ang tatay nitong inaanak ko na sa kasal, eh may mga dokumento naman na kasal ang tatay at nanay niya. Paano po yan, Kuya Mark? So, ang tatay at nanay, kasal. Mm. So, ibig sabihin, ang tanong, legal ba ang kasal? Kasi hindi naman lahat ng kasal legal eh. For example, bigamous marriage. Ang issue dito, kung maligal man or mailegal, that's irrelevant. Mm. Ang tanong niya, pwede bang gamitin ang apelyido ng tatay? Mm. Kahit anak ka sa labas, pwedeng gamitin ang apelyido ni tatay. Lalo na pag anak ka sa loob. Anak ka sa labas, ibig sabihin, anak ka na hindi kasal ang nanay tatay mo, illegal yung kanilang kasal, or na nabuntis lang nanay mo sa dahil boyfriend niya yung tatay mo. For example, pwede pa rin gamitin ang apelyido ng tatay. Provided na si tatay in-acknowledge ka ng anak niya. For example, anong klaseng establishment? Nakaperma sa birth certificate, nagagawa ng affidavit of acknowledgement, mga ganun. So, pwedeng gamitin ng anak ang apelyido ni tatay. Pero pag anak ka sa loob, for example, kasal si nanay si tatay, pwede na gamitin ng anak ang apelyido ni tatay as a matter of right. Right mo yan na gamitin ang apelyido ng tatay mo basta anak ka sa loob. Pag anak ka sa labas, kailangan pa rin ng consent ng nanay. Iba pa rin yung proseso ng ipag-change ng apelyido. May bayad na yun. Hindi kailangan dadaan sa court yan, MJ. Mm. Normally, pupunta ka lang sa local civil registry, submit mo lang yung mga requirement. Local civil registry, kung saan ka pinanganak. Kung for example, pinanganak ka sa Cebu, you go to Cebu local civil registry, submit mo yung mga requirement, proof mo na ikaw ang anak ng tatay mo, birth certificate mo, tapos ang nanay tatay mo nagpakasal. So, for example, marriage contract. So, kung nagpakasal sila, tapos nung pinanganak ka, binata si tatay, dalaga si nanay, pwede yung tawag doon, legitimation. So, isubmit mo lang yung birth certificate sa local civil registry kung saan ka pinanganak, naka-annotate na sa birth certificate mo na pwede nang gamitin ang apelyido ni tatay para sa'yo. Thank you, Kuya Mark. Si Annie o si Ann Paho Ugsan, bakit di na lang isabatas ang annulment? Kasi kadalasan nagsasama na lang for the sake ng mga bata or nasa iba na nadala-dala pa rin yung apelyido. Ang annulment of marriage, legal yan sa Pilipinas. Maybe ang tanong niya is about divorce. Yes, ang divorce, may divorce ang Pilipinas, but ang divorce very limited lang. Number one, yung mga Muslim brothers natin pwede mag-divorce. May tinatawag tayong mixed marriage divorce. Ibig sabihin, Pilipino, nagpakasal ng isang Pilipina, ng isang foreigner, mixed marriage, pwede mag-divorce yan. Or third, yung tinatawag na legal separation. Maybe, I don't know if it's the time already under Philippine culture, kasi in the world law, batas ng buong mundo about sa divorce, only Philippines lang ang actually walang absolute divorce. Kung may divorce man tayo, very limited ang divorce natin, yung tatlong circumstance lang. Mm. But wala po tayong divorce na kagaya ng Amerika, kagaya ng Japan, kagaya ng Canada. Wala tayong divorce dyan. But ang issue dyan, don't forget, even Rome may divorce na. Ang walang divorce, actually dalawa. Dalawang bansa na lang walang divorce. Mm. Pilipinas at saka Vatican City ang walang divorce. Lahat ng buong mundo may divorce na talaga. Kahit na pupunta ka pa sa Iraq, pupunta ka sa Afghanistan, pupunta ka sa Saudi Arabia, may divorce. Only two countries ang walang divorce,
Philippines and Vatican City. Pero dito sa Pilipinas, matinding mga hiwalayan din. Daming hiwalayan dito. Kasi nga, yung paghiwalay kasi ng mag-asawa, it takes two to tango. Hindi naman dahil kasalanan lang ng lalaki yan or kasalanan lang ni babae yan. Minsan dyan, nagpakasal sila through pressure ng kanilang magulang kasi nabuntis yung babae, baka mapahiya, peer pressure. Another one is na dahil sa kanilang kabataan, gusto silang mag-take ng adventure, mga ganun. But that's why, hindi naman tayo perfect. Minsan nagkakamali ang tao. So yun, I don't know kung ready na ba ang Pilipinas about sa divorce. It may be the policy of the government natin ngayon. Maybe they will discuss that sa Congress. But sabi ng batas, sa under Philippine law, tatlo lang talaga ang divorcio. Tatlo lang divorcio na pwede sa Pilipinas. So maybe the Philippine Congress, maybe it's time na to discuss about the Philippine divorce law, lalo na ang Pilipinas na lang at saka ang Vatican ang walang divorce sa buong mundo. Ang lupit nun. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.